Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon isang old model na amplifier. Ang brand niya, Kenwood. So ang issue nito, okay naman siya, umaandar naman. Kaso, ang gusto nang mayari, gusto niyang pa-convert ng 220 volts. Kasi itong amplifier na to, 110 volts. Ayan, kung nababasin nyo, yung volt die niya, 120 volts. So itong amplifier na to mga boss, i-convert natin ng 220 volts. So bago pala natin gawin, itatry muna natin na kung umaandar nga siya. So itetestingin muna natin. Lalagyan natin ng speaker tsaka ng signal para sigurado tayo na umaandar nga siya. So ngayon, ayan siya. Kung napapansin nyo, nilagyan natin ng speaker, ayan, tsaka ng RCA. Ito yung signal natin. Ayan. Ito, try muna natin kung umaandar nga siya. So ito yung plug niya. Ngayon, sasaksak natin siya ng 110. Para magkamali tayo o yari tayo. Ayan, sigurado. So ayan, naka-110 siya. So ngayon, kung napasin nyo, umilaw yung power indicator. Ngayon, try natin ang signal. Ito yung signal natin. Volume natin. So yun. Kung napasin nyo, meron nga siyang audio. Umaandar nga siya. Basta sa naririnig natin, okay naman. Meron nga siya, umaandar nga naman. So, umaandar din naman yung kanyang mga tone control. Ayan. Umaandar din. Yung bass. So, balance. Okay naman mga boss. Wala namang problema. I-off na natin para mabuksan na natin. So kung napapasin nyo, ayan, nakasaksak siya sa 110 volts. Ayan, gumamit tayo ng ABR. So i-off natin. So yun, nawala yung kanyang tunog. Ayan, bubuksan na natin. Ayan yung laman niya sa loob. Ayan yung mga power transistor niya, apat. Ibang klase yung ginamit na transistor dito mga boss, kasi old model nga to. Yung mga bagong amplifier ngayon, hindi na ganito yung ginagamit nilang mga transistor. Hindi na ganyan mga boss. Ito yung kanyang transformer. Ito siya. So bago natin tanggalin tong kanyang transformer, i-check muna natin yung kanyang voltae, yung secondary output, kung ilan ba yung lumalabas na supply sa kanya, para malalaman natin kung anong transformer yung ilalagay natin dito. Magtetest tayo ng supply secondary mga boss. So gawin na natin. So ayan yung likod niya mga boss. So ngayon, sabi ko nga, magtetest tayo ng supply. Itetest natin yung supply nitong kanyang transformer. Titignan natin kung ilan ba yung output na nilalabas na secondary itong kanyang transformer. So gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng tester. Ito, ito yung tester natin mga boss. Magsusukat tayo ng AC dito sa kanyang transformer, sa secondary output. Ngayon, sasaksak natin siya mga boss. Ayan, ito yung kanyang power cord. Ayan, sasaksak natin. So ngayon, saksak na natin, naisaksak na natin yung kanyang cord. Ngayon, magsusukat tayo ng supply dito sa kanyang
transformer. So ngayon, i-power on natin yung amplifier. 31, 32. Paalala lang pala mga boss, mag-ingat kayo pag nagtetest kayo ng supply sa mga unit, lalo na kapag nakasaksak yung ginagawa natin, kasi hindi pwede natin hindi saksak yung ating ginagawa dahil magsusukat tayo ng supply. So kailangan nakasaksak mga boss, basta ingat na lang, doble ingat na lang. So itong kulay orange mga boss, yan, itong kulay orange na yan, orange, brown, orange, yung supply nyan nakuha natin, 32 volts. Punta naman tayo dito sa kulay pula, susukatin din natin kung ilan ba supply na nilalabas nya. So gawin na natin. So kung napansin nyo mga boss, same silang 32 point something volts. So 32 32 32 32. So yun yung nilalabas ng kanyang transformer sa secondary. Kung napansin nyo mga boss, itong amplifier na to, yung diagram nya, hindi naka isang supply yung kanyang mga transistor mga boss. Ang ginawa dito, yung transformer type na nilagay dito ay dalawang supply yung ginamit mga boss, 32 32. So bali kung isipin natin, parang dalawang transformer yung ginawa dito sa isang transformer, 32 32. So kung titignan nyo mabuti, halos magkamukha lang yung supply nila. Yun na nga, itong mga power transistor nya, itong apat na nakikita nyo yan, yung tinuturo ko, yung isa supply na 32 pumapasok dito sa dalawang transistor, tapos yung isa naman pumapasok sa dalawang transistor. Yung ginamit na capacitor, apat mga boss, 1 2 3 4. So bali ang ginawa dito, dalawang supply yung sa isang amplifier na to, bali dalawang supply yung ginamit nila papunta dito sa kanyang mga power transistor. So yung transformer natin na ilalagay dito, isang supply lang. So gagawin muna natin, importante lang naman dito ma-convert ng 220 volts itong amplifier na to. So gawin na natin mga boss. So ngayon mga boss, tatanggalin na natin yung kanyang transformer para magawa na natin. Pagkatapos natin matanggal yung mga tornilyo ng kanyang transformer, so yan mga boss, natanggal na natin yung kanyang transformer. Ito. So ngayon, after natin matanggal yung transformer niya,
Ayan. Tatabi muna natin to mga boss. So ito pala yung transformer na ilalagay natin dito sa amplifier na to. Ang supply nito sa pagkakalam ko na abot ng 37 volts secondary. 220 volts. Ang secondary niya ay nasa sa pagkakalam ko 37. So yung dati niya 32 volts lang, ito 37. So tumaas mga boss. Nagbali tumaas siya ng 32 to 38, mga 6 volts. Tumaas siya ng 6 volts. Itong ilalagay natin dito sa amplifier. So kung isipin natin mga boss, dahil mataas yung supply na ilalagay natin na transformer, i-check nyo yung mga kapasitor mga kasi yun na nga, itong transformer na ilalagay natin masyadong malakas yung voltage, masisira itong mga kapasitor. So titignan natin ngayon yung voltage ng mga kapasitor nila niya, kung ilan ba yung voltage niya mga boss. Ayun siya, 6,800 microfarad by 50 volts. So kung isipin natin yung dating transformer niya nasa 32, kung papasok siya ng diode, sabihin na natin umabot siya ng 40 volts. So pwede mga boss, pwede natin nilagay ito. 50 volts yung kapasitor niya, sabihin na natin na 37 to, pumasok siya ng diode tsaka filter, abot ng 40 plus. So pwede pa mga boss, hindi pa sosobra dito sa kapasitor niya na 50 volts. Importante lang dyan kasi mga boss, wag lang tataas sa 50 volts yung supply na yung transformer na ilalagay natin. Kailangan nasa yun, tama yun, mga 37 to 30 plus. So itong transformer na ilalagay natin, wala naman siya sa 40, nasa 37 lang. So pwede natin ilagay. So ngayon gagawin natin, itetest muna natin tong transformer natin mga boss. Kasi medyo matagal nang naka-stock to. Ayan, pinunturuan lang natin para luminis siya. Susukatin natin yung supply niya kung ilan ba talaga yung secondary output. Lagyan natin ng cord para matest natin yung supply. So ngayon, susukatin natin tong secondary. Kung ilan ba supply yung ilalabas niya. So ito yung power cord mga boss, nilagyan natin ng cord. Isasaksak natin. So isasaksak na natin mga boss. 220 na to. Yan. So ngayon, magsusukat tayo ng supply. Tignan nyo yung tester natin mga boss, kung ilan ba yung makukuha niya. So gawin na natin. So yun, kung napansin nyo mga boss, yung nakuha natin supply, 38.3. Yung kabila naman, 38.3. Same sila mga boss. Okay pa yung transformer natin. Hindi naman siya umiinit or nag-aaming or nagba-vibrate. So ngayon, lalagay na natin ito mga boss. I-coconnect na natin dito sa amplifier. Imamounting natin itong transformer natin dito sa ampli. Hanap tayo ng magandang pwesto niya. So yan mga boss, dito na lang. Yan. Ayan siya. So ngayon, iwa-wiring na natin. Yan, ganyan yung piyesto niya. Meron pa tayong malalaking transformer dito mga boss, kaso hindi, ito na lang yung nilagay ko kasi yun na nga, masyadong malaki yung transformer natin dito. Hindi kakasya dito. So yung transformer naman nito, yung original niya, hindi na lang natin pinarewind mga boss kasi
yung mga ibang rewind na ng mga transformer, pag na-rewind na, minsan reject mga boss. Nagbabibrate na kapag na-rewind na yung mga transformer. Kasi sa mga amplifier mga boss, medyo sensitive yung mga transformer, lalo na kapag na-rewind. Minsan nag-aaming, kapag na-rewind na yung transformer, pag umaandar na siya, nag-aaming, meron siyang aming, yung bang aming na tunog mga boss. Pangalawa, nagbabibrate. Pangatlo, mainit yung transformer mga boss. So yun yung nagiging problema kapag na-rewind yung transformer. So mas better kung meron tayong stock na transformer, kamukha lang naman yung supply nila, mas better yun na original na lang. Ito kasi mga boss, original pa to, hindi pa na-rewind. Talagang galing din to sa mga old model na amplifier. So isa pa doon mga boss, yung dating transformer na nakalagay dito, yung supply lang niya ay 32 volts. So yung nilagay natin 38. Nakita niyo naman mga boss. So mas lumakas pa yung voltage na pinasok natin dito sa amplifier na to. Gawin na natin, wiring na natin para matest na natin. So kung napansin nyo mga boss, nilagyan natin ng wire tong transformer natin. Ito yung sa primary niya mga boss. Ito yung bali pinaka plug. So ngayon babalik ka rin natin. So ayan siya mga boss, na-connect na natin yung kanyang primary dito sa transformer. Ayan, na-connect na siya mga boss. So ngayon, yung sa secondary naman. So yung secondary, ito yung secondary. Ito yung primary, secondary. Lalagay tayo ng wire dito, papunta dito sa kanyang power supply board. So ngayon mga boss, yung sa secondary naman yung lalagyan natin ng wire. So, lagyan na natin. So, ngayon mga boss, itatap na natin yung ating secondary dito sa main board. So, gawin na natin. So ngayon, nakita nyo, ayan, tinap na natin yung ating transformer dito sa ating main board. Ayan, kung napapasin nyo, ito yung transformer natin, gumamit tayo ng wire. Ayan, nilagyan natin ng wire, ng red, black, red. Kung nakikita nyo, tap tayo dito. Ayan, yung black, yan yung ground. Tapos yung red, yan yung supply na 38 volts. 0, 38, 38. Kung nakikita nyo, itong tatlong dot na yan, parang tuldok yung yan, yung kulay silver. 1, 2, 3. Yan yung isang supply. Pagkatapos ito, 1, 2, 3. Yan naman yung isa. So yung ginawa natin, nag-jumper na lang tayo papuntang sa isang supply. So kung nakikita nyo, ayan. So bali yung ground, itong unang dot na yan, nag-jumper na lang tayo. Kung napapansin nyo, dalawa lang yung jumper natin. Dapat tatlo. Ito, tsaka dito. So hindi na tayo naglagay dyan mga boss. Naglagay na lang tayo, eto. Dito na lang tayo nag-jumper ng ground. Hindi na dito. Kasi masyado nang masigip dito mga boss, so dito na lang tayo nag-jumper para hindi na masyadong masigip dito. So ayan siya, kung nakikita nyo, tignan nyo mabuti. Yung kasing dating transformer nito mga boss, dalawang supply yung lumalabas sa isang transformer nya. 32-0-32, pagkatapos 0-32-0-32. So pumapasok yung isang 0-32 dito, yung 0
0-32-32, tapos yung isa naman 0-32-32. So bali yung ginawa natin yan, nagjumper na lang tayo. Kasi yung transformer na nilagay natin, kung nakikita nyo, dalawa lang yung supply na output niya sa secondary, 38-0-38. Ito kasing dalawa na to, 17 volts na lang yan. So kaya nagjumper tayo. Yun yung daylan, mga boss. Yan. Ngayon, titestingin natin, mga boss, kung sasabog na ba. Kung i-advance ba natin yung New Year. Tingnan nyo, mga boss, titestingin natin. Magpapaputok tayo. Tingnan natin ng speaker tsaka ng signal. So, bali yan siya, mga boss. Nalagyan na natin ng speaker. Ayan, yung pang testing natin ng speaker. Ayan siya, nakatap na sa left, mga boss. Tapos yung signal natin, ito, yung RCA jack. Pupunta siya dito sa ating laptop. So ngayon, ipapower on natin para matignan natin kung under ba. So gawin na natin. So ito yung plug niya. Sasaksak na natin ngayon to sa 220 volts. Kanina, bago natin gawin to, buksan, tinry natin, sinaksak natin dito sa 110 volts, dito sa IBR. Yan. So ngayon, isasaksak na natin to sa 220. Bale, na convert na kasi to, mga boss. So yan, ito yung power cord. Saksak natin dito sa 220. Itong outlet na to, ito yung 220. So dito lang ako kumukuha ng 110. Ayan. Nag-iisa lang 110 yan. So ngayon, saksak na natin. Gago! After natin may saksak, ngayon, ipapower on natin. So ipower on na natin. So yun, kung napansin nyo, yung power indicator umilaw. Ngayon, magpa-play tayo ng music. Tignan natin kung tutunog ba. So ayan siya. Okay naman. Naka power on na niyan, mga boss, ayan. So ayan, ilang segundo na nakasaksak, wala pa naman pumutok o rumusok. So ibig sabihin, okay yung pag-wiring natin at pag-convert natin. So ngayon, magpi-play tayo ng music. You are watching Sounds Addicts. So ayan, makikita nyo, okay naman siya, tumunog. Okay yung pag-convert natin ng 220. So, tignan nyo yung tester. So ayan, mga boss, nakikita nyo, 229. Hindi naman uminit yung ating transformer, mga boss. Halos wala man init, parang hindi siya umandar. So okay na okay yung ginawa natin, mga boss. Home exclusive. Let's go.
ayan mga boss, hanggang dito na lang tong video na to. Kung may natutunan kayo sa video na to, pag-like na lang. At pag-hit na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ang gagawin natin, ma-notify kayo. At huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe mga boss. So subscribe lang, marami pa kayong matutunan dito sa ating channel. So hanggang dito na lang mga boss, salamat.